Nabalitaan niyo na ba to? Noong June 14, 2024, ibinalita sa isang eksplosibong expose ng Reuters na ang US military ay nagsagawa ng isang sekretong propaganda laban sa China. Ito ay bilang ganti sa ginawa ng China na paninisi sa Washington ukol sa pandemic. Ang target ng propagandang ito, ang mga Pinoy. Ang psychological operations ay hindi bagong gawain ng Amerika. Matagal na nilang aktibidades ito. Pero ang ginawa nilang misinformation drive noong 2020 to 2021 ay naglagay sa buhay ng napakaraming Pilipino sa alanganin. Kung matatandaan nyo, noong panahon ng pandemya, kumalat sa Twitter na ngayon ay X ang hashtag China ang virus. Ang layunin nito ay magbigay duda sa bakuna na naunang dumating sa Pilipinas na Sinovac. Ang Reuters mismo ang nakahuli ng around 300 profiles sa Twitter na nagpapakalat ng misinformation. Inilapit nila ito sa Twitter at ito ay tinakedown. Nakausap rin ng Reuters ang Facebook at napag-alaman nila na lumapit ito sa Pentagon dahil sa mga kakaibang accounts na nagpapakalat ng misinformation about COVID. Sinabi ng Facebook sa Pentagon na labag sa kanilang community guidelines ang ginagawa ng US military. Ano ang sagot ng US military? Ginagamit daw nila ang mga fake accounts para sa counter-terrorism at nakiusap sila sa Facebook na huwag i-take down ang mga accounts at content nito. Sa New Year article ni Dr. Edsel Salvana na Gratitude and Look Back at the Pandemic Response, inalala niya mga pangyayari noong panahon ng pandemya. Si Dr. Salvana ay isa sa mga ekspertong sinasandigan natin noong panahong iyon. Sabi niya maraming kontrobersya noong mga panahon na iyon dahil Chinese vaccine ang unang naging available at unang nag-commit na magpadala dito sa Pilipinas. Sabi niya, there were some very misleading propaganda that these vaccines were not useful at all, which ran counter to scientific data. Sabi niya, ang naunang bakunang ito ay maraming nasagip na buhay, pero marami rin ang namatay dahil sa vaccine hesitancy at sa misinformation na kumalat tungkol sa Chinese vaccines. At ngayon, nalaman natin na ang misinformation na ito ay pakana ng US military. Ayon sa Reuters report, hanggang ngayon, ang US military ay nag-e-employ ng iba't ibang social media influencers, mga front groups at covert-placed digital advertisement para ma-impluensyahan ang overseas audience, kagaya ng Pilipinas. Sa audit ng Pentagon, napag-alaman na ang General Dynamics IT ang primary contractor ng US military para mamahala sa mga kampanyang kagaya nito. Nitong nakaraang February lang, nakakuha na naman sila ng $493 million para ituloy ang kanilang trabaho. Tuloy-tuloy lang to! Ayon sa Pentagon General, maaaring gamitin ang mga ganitong klaseng propaganda para talunin ng US ang kanilang mga kalaban kagaya ng China at Russia. Gagamitin nila ang disinformation na ipapakalat sa iba't ibang social media, false narrative disguised as news, and similar subversive activities to weaken societal trust by undermining the foundations of the government. Maging mapanuri po tayo sa mga impormasyon na ating pinaniniwalaan. Huwag po nating hayaan na lumunin tayo ng propaganda ng US military sa tulong ng General Dynamics IT at mga social media influencers na binabayaran nila upang papaniwalain ka sa mga bagay na hindi makakatulong para sa ating bayan. Magiging prangka na ako, kagaya nito, at nito, at nito, ito pa, at ito pa. Huwag po tayong papayag na bubuhin ng dayuhan.